Inalis muna sa pwesto ang regional director ng Davao Region Police at ilan pang opisyal na namuno sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Nakatutok si Mari Zumali. Kasunod ang raid ng Philippine National Police sa limang compound ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Inalis muna sa pwesto ang Regional Director ng Davao Region Police na nitong April 25 lang itinalaga. Gayun din ang dalawa pang ibang opisyal at 12 iba pang pulis. Yan ay para lang maimbestigahan kung may paglabag sa mga raid o wala. Kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung manner ba ng pagsiserve po ba ng warrant. What we can tell you, sir, na yung pag-i-implement po natin ng warrant of arrest sa iba't iba pong lugar, nagsabay-sabay po, ay grounded on the fact of information na nareceive po natin. Kabilang sa mga kumwestiyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrador ngayon ng maari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil wala umanong ipinakitang search warrant ng i-raid ang mga ari-arian, iniutos niya ang paghahanda ng affidavit ng mga miyembrong naroon noong raid. Pinaimbentaryo rin niya ang mga nasirang ari-arian ng simbahan. Giit ng PNP, nararapat na bilang ang idineploy sa sitwasyon. Alam po natin yung high profile nature po ng ating subject, yung lugar kung saan po natin na in-implement itong mga service of warrant, ay ine-expect po natin na may mga matatagpuan po tayo mga tao doon na possibly ay talagang magkakaroon po ng konting tensyon. Si Police Brigadier General Nicolas Torre na dating Quezon City Police Chief muna ang magiging direktor ng Davao Region Police. Kahapon sinampahan naman na ng PNP na reklamang obstruction of justice, disobedience to agents or persons in authority at violation ng Batas Pambansa No. 6 o possession of bladed weapons o pointed objects ang 6 na taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.